sa magandang araw po sa inyo lahat. So, dito na po ang chapter 5 sa ating pagpapatuloy ng aking My Life Story. So, sa mga gusto po na mga followers ko dyan na matunghayan kung ano po yung kinalakhan ko at sa kasalukuyan. So, uunti-untiin po natin. So, nag-start na po tayo sa aking pagkabata. At gayon pa, no, sa katulad ng sinabi ko na ang aking naranasan ng pagkabata ay super kahirapan po talaga. Naranasan ko po talaga kumain ng asin lang, no, sa kanin. At malnourished nga po ako, no. 'Di ba? Wala, kulang ako sa nutrition. At awan ng Diyos, ewan ko ba, madami mga pangyayari na naganap sa buhay ko, nakaligtas at naligtas pa rin ako, no. Sabi nga daw noon nung bata pa ako, yung namatay na nga daw ako dahil kulang ako sa nutrition at malnourished nga po daw ako. Naligtas nga lang daw po ako ng aking ninang, asawa ng uncle ko, no, na si Auntie Nita. Hanggang ngayon buhay pa rin, no, at medyo may edad na rin, so nagpapasalamat talaga ako ng malaki daw dahil sinurvive niya po ako. Kundi dahil sa kanya, patay na rin ako. No? Wala na ako sa mundong ibabaw. So talaga meron pa akong layunin dito sa mundo. Marami pa naganap sa akin. So, mag-umpisa po tayo ito sa pinakabata pa. Batang-bata pa ako noon na talaga naranasan ko ng hirap. Katulad nga na sinabi ko sa inyo, no, na nagtitinda ang father ko. Ako rin nagtitinda. Nagtitinda siya ng tao. Nagtitinda naman ako ng puto. San Juan yun. No? And then nag-aral nga po ko at sa ang eskwela na pinag-aral ko talaga sa mababang paaralan na San Gilberto Elementary School. At dyan nga po, dyan nag-umpisa ng aking life story na talagang bonggang-bongga na hindi ko makalimutan ng mga pangyayari. At nag-umpisa nga po ako sa aking pagang grade 1. I remember nung grade 1 pa ako noon, takot pa ako pumasok sa school. Hinatid pa ako ng mga kapatid ko noon dahil nga ayaw ko magpaiwan sa school. Umiihi pa ako na tumi-evac pa ako sa school. Diba? Iyakin ako. No? Malnourish nga po ako nung grade 1 ako. Hanggang sa pagtutok ko ng grade 2, nagkasakit naman ako, nagalis aso, parang ang dami ko mga kati-kati sa katawan. So, binubuli ako ng mga bata, ng mga classmate ko, galis aso, ganito, ganyan. Yeah, so, yun nga, dahil nga, siyempre mahirap lang kami noon at ang bahay namin talagang walang kuryente, walang tubig, kasi super talaga. At mga kapatid ko na mga medyo may edad sa akin, sila ang tumutulong sa magulang ko. Tinutulungan yung magulang ko para mabuhay na kami magkakapatid. Kasi apat po kami na maliliit na naiwan noon. So, ang tumutulong sa mga magulang ko noon, yung mga kapatid ko rin na may mga trabaho na sila. So, yun po. Yung po ang routine ng life namin, talagang super duper hirap. Hanggang sa nangarap po nga ako na gusto ko someday na ganito ganyan. Hindi ko alam na basta nangarap lang ako. Ang pangarap ko talaga nung mag-artista. Actually, natupad naman yun sa pangangilan nila at malalaman nyo bakit natupad yung pag-artista ko na yun. Naging character role po ako sa mga ilang at malalaman nyo rito sa susunod ko na kabanata, no? Bakit po natupad yun? At hindi naman sikat na sikat, pero at least kahit papano na natupad yun, yung pangarap ko na kahit na konti, pero hindi naman totally nag-success. Malalaman nyo po yun dito at marami pa tayong pag-uusapan. So dito muna tayo mag-umpisa sa aking kamusmusan na talagang super duper hirap ng naranasan ko. Hanggang sa lumaan nga po ako at nag-aral na, at ang aking pag-aaral ay ganun pa rin, mahirap pa rin hanggang sa nakatapos ako ng high school. At yun nga po, no, na natulungan ako ng isa sa mga kapatid ko na ate ko, ate Santa ko, na nag-aral ako sa Angeles City. Nakapag-aral ako doon ng pagkamat hindi naman ako masyado natapos, pero tapos po ako ng high school doon. Graduate po ako ng Holy Angel University, Angeles City. Pinag-aral nga po ako ng bayaw ko doon at saka ng ate ko noon that time. Kasi nga po, nangako kasi yung kapatid ko na humingi ng tulong pala yung mother ko sa kapatid ko na pag-aralin ako. Kasi nga, wala nga po kakayanan yung magulang ko ng pag-aralin. Wala po silang kakayanan. At tanging humingi lang ng tulong ang parents ko sa mga kapatid ko na may kakayanan. Yun. So, sila yung parang nag-survive sa halip na yung tungkulin nila sa inako ng mga kapatid ko. That's why kami pong apat noon na pinag-aralin ng mga kapatid. Pinagtulong-tulungan talaga ng mga kapatid ko na pag-aralin kami kahit high school man lang. At yun na nga po, basta sabi gano'n ng magulang ko noon, patapusin nyo lang ng mga high school yung mga yan, basta bahala na sila. Yun ang sabi ng magulang. Kaya tumulong naman yung mga...
At yun nga po, no, sa ating pagpapatuloy, dito na po tayo sa chapter 6, no, sa ating pagpapatuloy ng ating kwento. Katulad nga po na sinabi ko, no, na pinagtulong-tulungan po kami ng mga kapatid ko pag-arali. Nagtulong-tulong po yung mga kuya ko, yung mga nakakadanda sa amin, ate ko, yun, yung iba po ang mga kapatid lang nakatulong sa amin. Ayan yung mga nakatulong sa amin, magkakapatid. At that time, talagang tulong-tulungan at nawa naman kasi yung mga kapatid ko na sa parents ko dahil wala talaga kakayanan para kami nga mga maliliit na naiiwan pag-aralin. So, pinagtulong-tulungan talaga kami ng mga kapatid ko para makatapos. At tinatanong ko naman ang utang na loob yun at hanggang hindi ko makalimutan yun. So, awa ng Diyos na sabi ko nga sa isip ko, pag sinuwerte-suwerte ako, bakit hindi, naku talaga yung gaganti sa kanila. Pero sa ngayon talaga, naudlot nga yung swerte ko noon. That time, nakala ko swerte ko na nung nagpunta ako ng Australia, ganito ganyan, which is sa isang hakbang lang na ginawa ko ay nagkamali. So lahat ng pangarap ko ay nawala. So nawala talaga. As in. Dahil nga siguro sa ano ko rin, karupukan ko noon, kahina ko bakit nawala. Anyway, bago po tayo mapunta dyan sa story na yan, so, sa ating pagpapatuloy. So, yung nga po, no, nag-aral ako, pinag-aral ako ng mga kapatid ko. At noong that time na yon talagang marami nagtatanong kasi, bakit daw ako naging gay? So, andito na tayo sa story, bakit ako naging gay? Actually, bata pa lang ako nararamdaman kong gay na ako. Kasi bata pa lang ako noon, nararamdaman ko, humahanga na ako sa kapwa ko. Yun nga, di ba? Ganun yun eh. At natatawa ko kasi, nung bata ako, tinutukso-tukso ako ng mga kapatid ko na kasi remember yung may kantang Johnny, Johnny, please don't cry, 'di ba? Yon, doon po nagsimula ang pangalan ko, Johnny. Actually, ang pangalan talaga ko ay yun nga, Felipe, kaya nakikita niyo sa Facebook, yun po talaga totoong pangalan. At junior po ako, no? At ang tawag sa akin ng father ko, Junior. So, naging Juniora. Pero anyway, no, naging jury dahil nga po tinutukso-tukso ako noon ng mga pinsan ko, mga kapatid ko. Iyakin kasi ako, Johnny, Johnny, please don't cry. Yung kanta na yun noon, doon po, doon nakuha yung pangalan ko. That's why naging nickname ko is Johnny. So alam nyo na ang lihim ng Johnny ko, no? Pero yung Johnny na yun, hindi talaga yun ang spelling, no? Yung spelling ng Johnny ko is J-O-J-U-N-I-E. So pinalitan ko yung pinapunsoy ko yon kay Rene Mariano. Kasi that's yung inano ko yun nila. Pinapunsoy ko yung pangalan ko tapos pinalitan niya yung pangalan ko ng letter, kinuwenta niya ganito ganon. Pinaliwanag niya na dapat ito ang spelling ng letter ng Johnny mo para at least sa ma-stop yung pag-iyak mo. Hindi ka iiyak, hindi ka na ganito ganyan. Kasi nga, yun ang parang nakatatak sa mga tao. Iyakin ako, or lokohin ako, ibabiruin ako, madali ako mapikon, mga ganon. So yun, para ma-stop na nga daw yun. So ewan, basta yun ang sabi sa punsoy. But anyway, wala na ako. Bala kayo, naniniwala ba kayo sa punsoy? Hindi, basta yun. Nung kasalukuyan kasi nung kabata ko, naniniwala ako sa mga ganon-ganon. Siyempre, nagkakaedad na tayo, so marami tayong nahalukot na dapat na alamin. So, yung mga ganun, so inaalam natin, may katotohanan ba ito? Yung mga ganun sistema. But, ang haba pang istorya. So, to make it short, so, yun na nga, no? The time na yon, so, tapos ko mag-aral, pinag-aral ako ng kapatid ko, umalis naman ako sa pudal nila that time noon. Kasi yung nag-aaral ako noon, wala na rin magpapatuloy ang pag-aral ko ng college. So naglayas ako, nagpunta ako sa iba't ibang lugar sa mga kaibigan ko. Punta ako ng Quezon City, nagpunta ako ng masukan ako sa mga salon, nagwalis ako, nag-iutusan pa ako ng mga gay sa parlor, ganito ganyan. Utusan ako dahil bata nga ako noon, so kasundo naman ako ng mga bakla noon na ano, medyo may edad, so itutulog ako sa kanila, ganun. Napipick up ko na yung mga ginagawa nila. So, tuto ko mag-salon, mga ganun. Nagma-manicure ako. I remember, no, nag-start ako pag-manicure. Manicure ang inumpisahan ko noon. Manicure. At tatawa kayo sa aking experience sa manicure. So, ayan po, matatawa ko sa experience ko sa manicure dahil puro sugat-sugat yung aking models.